Hi guys, welcome back ulit sa aking YouTube channel. Ito Honda Beat FI. Medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-vlog, kaya ngayon simula natin ulit. Ang gagawin dito, brake pad. Yan, kinain na yung disc dahil umabot na kasi sa point na bakal sa bakal na yung brake pad. So yan ang iwasan nyo guys, masama yan. Tapos palit ng seat cover. Palit ng seat cover, change oil. So ngayon, baunahin natin. Seat cover na lang. Nakain kayo seat cover, pero hindi ko na siguro papakita kung paano gagawin yan kasi masyado naman basic yan, alam nyo na yan. So palitan natin. So ayan guys, napalitan natin ang cover. Bilis no? So ngayon, palit tayo ng brake pad. Ito, kailangan natin ng tools para dito. Ito yan, 6mm, pero flower ang tawag nila dito sa alin na to. Pero bago to, drain muna tayo ng langis para habang nagpapalit tayo ng brake pad, nagdi-drain na yung langis. Ito, drain muna tayo ng langis. Ito, size 12. Ito yan guys, yung bolt na yan. Okay, sahod natin to. Matagal-tagal din ito, hindi nakapag-change oil ah. Okay, so ayan guys, na-drain na natin. So habang pinadini-drain natin yan, doon tayo sa brake pad. Okay, kaliwa. Ayan guys, ang dalawang bolt. Okay, ang hirap pala talagang gumawa ng isang kamay. Nakikita ko lang to sa ibang vlogger, pero ang hirap pala talaga. Aray, ang sakit nun ah. So ayan guys, yan yung brake pad niya. Naka, may mali ako. Tinanggal ko na yung caliper pero hindi ko pa naluluwagan. Wala na siyang holder. Kapit mo natin yung tornilyo. Tayo ng 8. Ang tanggal ng brake pad. So ayun guys, nakasara kasi yung shop dahil hindi ako nagbukas. Gawa nung pahinga muna. Ayan, ako lang mag-isa dito. Magpapalitan talaga ako ng brake pad at itong motor lang na to. Kaya ako pumunta dito sa shop. Wow, antigas. Okay. And guys, bago nyo tanggalin tong caliper, itong dalawang bolt na to, luwagan nyo muna to. Kasi pag natanggal nyo na to, natanggal nyo na yung caliper, mahirapan na kayo magluwag na ito kasi wala nang kumahawak ng caliper. So maluwag na, kaya pwede natin tanggalin to ulit. Guys, pagka nahugot nyo to, ito lang naman ang hugutin nyo. Mahuhugot nyo na to lahat, yung caliper nya, yung brake pad nya. Sa case na ito, ayaw pa mapatanggal. Medyo kinalawang na yung bolt.
Ay, kailangan dalawang kamay. So yun guys, ito lang. Itong tornilyo lang na ito, humahaba. So makukuha muna na, makukuha na natin yung brake pad. Okay. So guys, ito yung sinasabi ko sa inyo. Dahil hindi napapansin yung brake pad, umabot na sa sobrang nipis niya, hanggang sa nawala na yung lining, bakal na. Yun yung tumatama dito sa disc, kaya pag nagpipreno, maingay. Kung tutuusin, dapat ito palitan na rin. Ngayon, kuha tayo ng pamalit. Kuha tayo ng pamalit. Honda Beat. Okay. Tama ba? Okay, so pareho. Okay. Kuha tayo ng isa. Kabit na natin. Pareho ba? Okay, good. Pareho. So, ito na. Salpak tayo, salpak. So, yun guys, napakasimple. Sprayan muna natin ang WD-40 para lumambot yung mga matitigas. Then ganito. So yun guys, napakasimple. Kapit natin to. Ang hirap talaga pag isang kamay lang. Okay. Ito. Okay. Isa. Yan. Okay na yun. Tapos, tsaka nyo install to. Yung tinanggal kanina. Ay, sorry. Baliktad pala. Salit, kakabit ko muna. Ang hirap na isang kamay. So ayan guys, yun nga, nakabit ko na. Yan, ganun lang kasimple mag-install. Ito yung kinabit ko kanina, yung pin. Ang hirap kasi ikabit pag mag-isa lang ng kamay. So yan, kinabit ko muna. Yan lang yung mahawak sa kanya. Tapos, balik natin sa dati. So guys, make sure, dapat yung disc nasa gitna nito. Kasi minsan, pag hindi mo napapansin, dito napupunta yung disc. Kaya magugulat ka, ang tigas ng preno. Kaya check nyo na lang guys, dapat nandito yan sa gitna. Sa pagitan ng brake pad. So game, kapit natin. Okay. Ulit. So ayan guys, tapos na tayo magpalit ng brake pad. Yun yung mga basic issue na hindi mo na kailangan dalhin sa mekaniko or sa shop. Kahit ikaw, kaya mo nang gawin. So tignan mo natin yung langis. Dahil nag-drain tayo kanina, kaya sure ball, okay na to. So balik natin yung takip, kaya napunasan natin marumi. Balik natin yung takip. Tapos okay. Then kuha tayo ng langis.
So yan guys, napagpalit na tayo ng langis, napag-change na tayo, nakapagpalit na rin tayo ng brake pad, seat cover. So nga pala guys, 800 ml yung nilalagay ko dito na langis sa Honda Beat Fi. Kasi yung may-ari kasi nito, lagi naglo-long distance. So yun lang naman yung reason ko. Tapos yung gear oil, hindi ko muna pinalitan gawa nung kakapalit lang kasi nito. Hindi naman kagad nangingitim yan. So hinuli ko na lang yan. Ito lang naman ang importante sa makina. So okay, testing natin para umikot na yung langis niya sa buong makina. So yan guys, okay na. Brake. Pwede na ibiyahe ulit. Thank you for watching.